Hello mga brothers! So ngayon nasa harapan natin ang pinakabagong entry model ng Honda pagdating sa kanilang scooters, ang pagbabalik ng Dio. So si Dio mga brothers, para sa mga wala pang alam, dati na po itong model bikes ng Honda. Na-produce ito ng 1980s and then bumenta ito hanggang 90s. So sa mga 90 kids dyan, naabutan nyo to. And then binalik nila ito ngayong, I think binalik ito ng mga 2010 eh. Tapos nagkaroon ng mga bagong latest models at nagkaroon ng improvements. Kaya ngayong 2021, binalik ulit ng Honda Philippines sa market nila para makipag-compete sa labanan ng pinakabababang scooters dito ngayon sa market ng Pilipinas. So again, shoutouts nga po pala dito sa Olongapo Honda Motors. Ayan, kung mga malapit po kayo dito sa Zambales, o taga dito kayo sa Zambales, Bataan, pwede nyo po itong bisitahin itong Honda Motors Olongapo branch. Dito po yan sa Lower Calaclan National Road, Olongapo City. So without further ado mga brothers, tara, ikutan na natin ang motor na yan! Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! So mga brothers, body design. So ang body design ng Honda Dio, kung makukumpara natin sa ibang mga kalaban, sasabay na ito. Although nilitan lang ng Honda yung gulong dahil syempre dyan nila hinatak yung presyo. Syempre 50,000 lang naman itong scooter na ito eh. So ito talaga I think na magkiklik din sa market pagdating sa scooter, no? Dahil ito pinakamurang branded scooter or Japanese scooter na maabel natin ngayong sa market. So yung design niya at saka yung mga linings niya, ang ganda eh, para sa akin, no? Bilib ako dyan. Makikita nyo dito magmula sa gilid at saka yung color matching niya dito sa red and matte black niya. So makikita mo nyo naman na nandun pa rin yung pinakamukha ng Dio simula dati, pero ginawa nilang modernize ng Honda para sumabay kung anong ang mga nauuso ngayon. Yan, makikita nyo yung mga edges dito sa harap, all the way dito sa running board, and then may sticker din ng carbon fiber Lodi. So ayan, no? Nag-highlight siya. And then makikita natin yung newly designed sticker ng Dio dito. Ayan, ayos na ayos. Magmula doon hanggang sa... Anong ginagawa mo? Sa grab bar niya, nasaan na ba ako nakaturo? Ayan, naka-align mismo yung mga linings. Ayan, no? Yan, may mga something to do yan mga brothers. Ayan, yung alignment niya. So lipat tayo dito sa harapan bahagi. So dito naman makikita natin na pag nasa harap ka, malapad tignan yung Honda. Ngayon pagdating lang dito talaga sa gulong, maliit lang naman siya tignan. So kasi nasa 10 inches lang po ang kanyang mags. Pero pagdating sa fender, ayan, sa mukha ng ano niya, nakikita mo naman talaga na elegante rin naman tignan, which is parang kagaya na rin sa mga PCX at saka dun sa Honda Click, kasi more on aggressive look eh. Pero kung iaano natin sa PCX, halos parang siya yung nakababata o yung bunso. Baby! So dito tayo sa kabilang side.
Ayan, o, kabilang side, makikita nyo rito yung winglet ba tawag dyan mga brothers, di ba sa mga pang sports na motor, winglet. No. So by the way, ito nga pala sa ibang bansa, dalawang version ang nilabas nito. Alam ko parang meron silang Repsol version o sports version. Pero I don't know kung naglabas ng Honda dito, Honda Philippines ang ganong edition. Pero siguro baka coming soon, meron na yan. So ayan, makikita natin dito, ganun din. And then may simpleng design yung muffler doon. Hindi pa nakakabit yung muffler guard eh. So I think kakabit nila yan pagka kinuha mo na yung motorsiklo. So lipat pa tayo dito. May makita kayong moto, scooter. So yan yung Dion sticker, bagong design na rin. Kabilang side, nakikita natin yung napakalaking puwetan ng taillight niya mga brothers. Ayan o. So siguradong visible na visible ka dyan. At saka yung malapad na fender, which is kakasya talaga ngayon yung bagong issue ng plaka ng LTO. So tara, check na natin yung mga fairings quality na Honda dito. Syempre yung pagkaka-assemble. So katok-katokin natin. Yan. Aha, nandito pa rin yung approach pagdating sa fairings. So ito yung gusto ko, no? Sa 50,000 pesos na scooter, eh ito pa rin yung quality na fairings na ma-assume natin na makikita natin sa Honda. Ayan, no? So makikita nyo, may highlight siya, no? Gloss red, then pagdating dito, matte black. Parang matte metallic ang dating o dark gray, di ba? So ang ganda tignan, nag-highlights. Tapos pagdating dito, meron siyang red carbon fiber style na sticker o texture. Ganda, oh. Tapos yung fairings niya, ganun pa rin. May impact absorption o absorption sa impact, which is pag ito eh nabali o nabangga o nag-shattered ka, na-aksidente, you name it mga brothers, eh hindi ganun madadamage ang iyong fairing. So nandito pa rin yung approach ng Honda pagdating sa mga scooter nila. So ito yung meron dito sa Dio. And also, meron din itong features na combination braking system. Mamaya discuss natin yan pag nandun na tayo sa gulong. So dito muna tayo sa body fairings niya. Ayan. Floorboard, okay din. May texture, makapit. Ang running board niya, may style ng sticker ng pula, and then also may approach din ng sticker ng carbon fiber. Sticker ba to? O pinaka mismong texture niya. Pero okay, ganda ng running board eh, no? And then ito is a wala side stand, center stand lang. Okay ah, so lagi mo pala itong isa center stand. Wala siyang side stand eh. Wala nga talaga. Bala mo naman, wala naman sa kabila, hindi pa pwede. Yung air filter niya, okay din. Solid yung pagkaka-plastic, mga brothers. Ayos na ayos. Yung fender niya dito sa likod, malapad. Na, although simple lang yung pagkaka-design, pero, syempre, kasya dito yung bagong issue ng plaka ng LTO. Kung ganyan kalaki yun, no? Alam ko, ganyan kalaki yun. Reflector niya, then may sticker ng Honda rito sa likod. Eting muffler is a kulay flat finish na high temp. Of course, tambucho yan. Nandito yung muffler guard, hindi lang natin makita. Alam ko, nandito yung sa loob eh. So ayoko galawin yan, no? Pero pakita tayo ng feature. Ayan. Tapos may muffler guard dito para hindi mapaso ikaw o yung back ride mo. Okay. Mga ordinary bolts lang ang nilagay. This is what we pay for only 50,000 pesos na Honda scooter. Diba? Pwede mo naman palitan yan in time. Ito talaga gusto ko to eh. Ayan o. Oh. Mga ganitong details dito. Sporty tignan eh no. Yung shocks niya tsaka yung preno niya eh merong backup dito na fairings para hindi basta-basta madumihan. Oh. Ang ganda ng hindi ko maano yung shocks niya kung paano yung sistema. May linkage dito mga brothers eh. And then nakatago dito. Diba? Ang ganda eh. Okay, move on naman tayo dito sa seats, handlebar, and also dito sa riding position ng Honda Dio. So ito nga pala mga brothers, ito yung handlebar niya. Ayan, check natin yung turns. Ayos, ang laki ng sagad niya. Dito naman sa kaliwa, ganun din. Syempre, hindi kayo mahihirapan mag-atras abante ng inyong motor o mag abantawag doon. Bobo.
kung magre-reverse kayo, lalo na pag-abot nyo yung motorsiklo. So dito sa kaliwa, makikita natin yung nilagay na handle grips dito, malambot naman yung goma, and also mapang maliit lang na galamay. Oh, lapad, no? Meron naman siyang konting space. Ayan, oh, kung mas malapad pa yung ano mo. And then, sad to say, wala itong M-bar for the 50,000 na scooter. Brake lever niya, okay naman pigain kahit drum brake parehas. And this is a combination braking system. Pagka pinipiga mo ito, meron itong 70% sa likod at may 30% sa harap, which is good for the safety natin sa braking. Ito yung low beam, ito yung high beam. Lagayan ng side mirror, mga brothers on the wheels. Tapos left, and then right. Then pwede mong patayin. Ito yung horn. Hindi lang natin masubukan dahil walang battery ito. Pero hopefully sana, no, pagka nagbablog na tayo dito, consider nila lagyan ng battery para mas maganda makikita natin yung lighting system at saka yung ilaw nitong gauge panel. Meron ditong simple logo ng Honda, which is yan ang trademark nila. Hiwalay ang left and right kahit paano. No, and then also this is a analog panel. So wala namang special dito. Makikita natin yung speed meter natin dito. Ito yung fuel panel o yung fuel gauge niya. Ito yung kilometers natin. Ito yung high beam, ito yung right pag sa turn signal light. So pagdating naman dito sa kanan, ito yung electronic start niya. So yung wala itong switch sa ilaw, no, mga brothers, no. So katulad din sa TMX Alpha nila. So kung hindi nyo trip yung ganong setup, pwede nyo naman itong palagyan ng switches sa headlight para napapatay nyo. Pero sa akin, okay na ito since batas na talaga ito sa atin na bawal na magpatay ng headlight kahit sa arawan pa para sa safety natin, mas visible tayo sa daan. Diba? Ito yung handle grips, parehas lang sa kabila, malambot. Pag piniga natin yung preno sa harap, bah, sumasagad ah. Hindi pa ito na-adjust, mga brothers. Okay din pigain, malambot lang pisil-pisilin. Mm-hmm. So ito, kahit papano, kahit pinakamura siyang motor ng Honda, makikita natin sa baba yung kanyang shutter key, no? So maganda yung ganitong setup ng susiyan, hindi basta-basta mananakaw o makakarnap ang iyong motor. And then ito yung seat buttons para mabuksan mo yung upuan mo kung may kukunin ka at magpapagas ka. At isa pa sa nagustuhan ko rito, mga brothers on the wheels, dalawa yung utility hook niya. Isa dito sa harap at isa dito sa ilalim ng upuan. So kung marami kang mga dala-dala, ay tinatawag nga natin gulay board sa baba, eh marami kang mapaglalagyan at marami kang madadalang mga kagamitan. And also, pag tinignan natin yung floorboard, yan po mga brother, size 8 po itong sapatos ko. Ayan, o 7.5. Makikita nyo pong may space ako dito. Kahit paano, pwede ko ilipat dito. Kung punong-puno na talaga, yan, nakaganyan na ako kung marami akong dala. Pero, let's assume na, comfy o komportable ang riding position mo dito. Ayan, kung ako, ganyan lang. Nice. And then, ang riding position nito, mga brothers, is upright lang, no? And also, makipot lang po ang kanyang handlebar. So, madali nating isingit sa mga traffic, sa mga masisikip na daanan, no? Good for the, ideal for the city riding. Okay, upuan naman tayo. Upuan niya, kahit maliit siyang scooter, masasabi ko na malapad. And also yung approach ng Honda rito pagdating sa seat cover nila, eh nandito pa rin kagaya sa click na hindi madulas at syempre meron siyang absorption ng init. Kung sakali mabilad yung motor mo sa initan, eh hindi siya ganun na mag-a-absorb ng init at hindi tayo mababali sa usaw. I think yung Yamaha may ganun din na feature sa motor, sa mga scooter nila, and meron na rin itong Honda. Hoy! Ito yung upuan, no? Ang lapad. Tapos, ang sarap-sarap pisil-pisilin. Panggigilan. Himasin. Bastos ka! Makakalokohan. So, let's go na. Dito na tayo sa seat height, mga brothers. So mga brothers on the wheels, dito naman tayo sa kanyang seat height. So makikita nyo na, pupunta ako dito sa unahang bahagi ng motor. Makikita nyo naman na lapat na ako. Ayan, so I'm only 5'4 plus boots, 5'5. Ayan, so sa mga 5'5 pababa dyan, huwag kayong mag-worry. Mamamaneho nyo itong scooter na ito. Ayan, pag lumipat ako dito konti, ayan, titingkayad na ako ng mga 2 inches o 2.5. Ayan. So okay naman din, kasi abot ko pa rin naman. And then, may parang pinaka-pairingsan dito, which is okay lang, naka-design siguro yan para sa paa mo na huwag mo matabig yung pinaka backride mo kasi dito na yung tapakan niya eh. Ayan.
So ayos na ayos ito mga brothers. So mga 5-5 pababa, yakang-yakan nyo to. Nice. So mga brothers, dito naman tayo sa ilalim ng kanyang upuan. So makikita natin dito yung pinaka-spacious niya na compartment na kasya ang isang open face helmet at saka open face parang eh at saka half face na helmet kasya din dito. Then pwede mo lagyan din ng mga extra tools, basahan, documents and etc. Pakinggan lahat na. Kung anong gusto mong ilagay, bottle of water pwede rin o kahit anong drinks, huwag lang beer dahil masama yan, nagmamaneho ng lasing. So ito yung tangke ng pinaka scooter. Ayan, magpapagas ka. Yung grab bar, matte finish at malapad. Komportable rin hawakan ng inyong magiging back ride. Okay. Tapos may design din na sumusunod dito sa upuan. Ayan, malapad din ang pinaka-upuan ng back ride natin dyan. Oh. So malang reklamo ang ating mga girlfriends dyan at saka ating mga misis. Going naman dito sa kanyang mga pag-ilaw, kahit ito ang pinaka low end ng Honda pagdating sa kanyang scooters, naka-LED na naman ang headlight nito mga brothers on the wheels. So ito yung low beam, ito yung high beam. Then turn signal lights niya, malaki, malaki rin yung bumbilya. Pero bulb type lang ito, pero it doesn't matter, malakas po yan mga brothers pag umilaw. And then meron siyang I think this is a daytime running light o position lamp. I'm not sure ha, pero sa mga Dio owners diyan, tulungan niyo naman ako. Help me. Ito ba is a daytime running light ng Dio? So comment niyo na kung tama. And then pagdating dito sa likod, makikita rin natin dito yung malaking tail light ng Honda, which is ito yung mga design ng araw eh. So nilagyan lang naman nila ng mga edges para maging modernize ang kanyang pagkaka-design. So ito po isa bulb type pagdating sa tail light and also yung signal lights as well, bulb type din. And then walang ilaw yung plaka, so dito na po ang ilaw niyan, umaasa rin sa pinaka tail light. Uy, plaka talaga oh. Pag nilagay mo rito yung malaking plaka, oh, saktong-sakto yan oh. May reflector po siya mga brothers on the wheels. Ayan. Okay, punta na tayo dito sa gulong, suspension at sa braking system ng Dio ng Honda. Wala namang special dito, no? Kasi ito lang naman is naka drum brake sa harap and drum brake sa likod. Good thing meron siyang combination braking system for the safety natin sa braking. So ayan, no? And then meron ditong takip yung pinaka shock niya. So ito parang yung shock, masasabi ko na parang ano siya, yung ginamit na shock dito pang likurang ano eh, likurang suspension ng motor eh. Ayan, makikita nyo o scooter o mga brothers, di ba iba yung approach dito ng Honda. But again, I think this is a telescopic pa rin. Okay, ito yung drum brake nya. Ayan, kaya yung dalawa dahil sa combination brake. And ito is gumagamit lang naman ng ordinary na mags na 10 inches. Ito yung gulong may size na 90 by 100. Ito yung classic na gulong dati ng mga scooter mga brothers, ganito, balloon type. Oh, pero wala naman problema, maganda rin naman yung goma na ginamit dito ng Honda, soft compound pa rin naman siya. So kung di ka maselan, wag mo munang palitan, pwede mo pang pudpurin yan, sayang naman. Dito tayo sa kabilang side yan, makikita nyo pa rin dito may cover dito yung pinaka parang yung front suspension, then may parang linkage dito eh. So pagka siguro ano, maglalaro, ayan, suporta niya to, may bakal to rito. O, yun nga, naka-linkage nga itong front suspension niya. No, yung ganitong approach ng mags sa mga ano to eh, 'di ba? Sa mga kotse na ordinary lang yung mags, para sa mga taxi dati, 'di ba? Pero okay naman, black gloss. Wala na, forma naman kahit paano. Then pagdating dito sa likuran, yan, naka-mags din siya, same approach din doon sa kabila. Parehas lang sila ng style na 10 inches. And then meron siyang size din na 90 by 100 at 10 inches na mag. So this is a, hindi ako nagkakamali mga brothers, tube type pa ito. Ayan, wala. May nakalagay ba?
So correct me if I'm wrong na lang mga brothers. Ay hindi, ano na siya? Oh, tubeless. Saan ka pa makakita? Tubeless. Oh, walang hassle pagka napaplatan na ng mga maliliit na butas. Nadali mo, batang bata. Ayos. Tubeless na pala to mga brothers. And then ito yung single shock niya sa likod. Ayan. So this is non-adjustable po na shock. So kung gusto nyo babaan pa o gusto nyo taasan, papalitan nyo na po ito ng mga aftermarket. And then meron siya parang goma rito para cover niya, fender niya, para hindi magano maputikan itong shock natin sa likod. Ayan, then tingnan pa natin dito. Ayan, wala kasi siyang tar hugger. So goma lang po yan. Ayan, oh. So okay lang naman ito. Then meron siya mga hiwa-hiwa dito para pagka napuputikan, hindi basta-basta papasok sa kabila. And then, wala naman problema yan kahit i-wash mo yan. This is a carburetor type scooter na Euro 3 compliance. And air-cooled siya. 110cc ba ito? Tama ba? Lagayan na langis. So pagdating dito mga brothers, makikita rin natin yung kickstart ng motor. Ayan. Good thing may kickstart ito, no? Kailangan po hindi ito mawawala sa scooter kasi mga automatic po yan na umaasa na talaga sa baterya. Ayan, ito may kickstart plus puntos ito. Ayos. So mga brothers, tapos na natin ikutan ang bagong scooter ng Honda. And good thing dumating na dito sa Olongga po. Nag-iisa lang po ito. So kung gusto nyo ito ma-avail, una-unahan na lang. So ako nga po ulit si Art ng Sort Moto. Salamat po at nakarating kayo sa huling bahagi ng ating walk around episode. At samahan nyo po ulit ako para na naman sa isang bagong walk around episode next week. At syempre, huwag nyo kakalimutang i-like ang ating episode para makatulong kayo sa ekonomiya at ikauunlad ng ating channel. Bye! Have a great time! Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari nyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinupromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Art ng Sort Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!